Sama din po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Aba Yahweh. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po nang inaabot ng pangaral ng munting channel ito sa iba't ibang panig na at maging dito sa atin sa buong Pilipinas, muli natin pasalamatan si Aba Yahweh sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Aba Yahweh. At ganoon din po naman sa lahat ng ating mga kapatid na naging kamanggagawa ni Aba Yahweh sa pumamagitan ng kanilang pagtulong sa kapulungan. Maraming salamat, Aba Yahweh, sa buhay ng mga kapatid na ito. At ikaw na po ang bahalang magbalik sa kanila. Maraming salamat. Ngayon po ay July 12, 2023. Ganap na pong alas 9:50 na umaga sa araw na ito. ang ating pong paksa ay hinggil po doon sa ating pong pinatalakay, ano, doon sa ETWC o Expose Those Who Contradict. Nasa ikawalong bahagi na tayo, mga kontradiksyon sa Quran at kontradiksyon sa banal na kasulatan. Ito pong ating tinatalakay ay lahat ay aral ng mga Muslim man ako. Marahil, marami na po tayong naiintindihan, natututunan sa aral po pala ng mga Muslim man ako. Magandang umaga, Sister Regina Macar, Sister Loren Paulan. Ito po yung ating mga kapatid na nag-share, ano? At ayun. So, sa umagong ito, ang paksa naman natin, natatalakay, nakapalot pa rin naman mo dun sa ating paksa, ano? Ito yung salitang kaligtasan para sa mga Muslim, ano? Kaligtasan. So, maraming aral, isa na ito doon sa mga aral ng mga Muslim na nakaliligaw. Ang mga Muslim ay hindi naligtas. Bawat Muslim ay kikilalanin ang katotohanan dahil walang tunay na konsepto ng kaligtasan sa mga turo ng Islam. Para ho sa kanila kasi, sila na mismo ang nangangaral na sa kanila ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Sila mismo, ha? Sila mismo ay nangaral na yung kaligtasan ay hindi sila magkakaroon. Sa mga nasa kapulungan, yung kaligtasan ay karanasan. Dahil si Aba Yahweh ang nagtuturo sa atin doon sa salitang kaligtasan. Sa Muslim, hindi inilalarawan ng Quran si Muhammad bilang isang tagapagligtas. Ano? Kung walang tagapagligtas sa mga Muslim, kasi sa kapulungan ng tagapagligtas, walang iba kundi si Aba Yahweh. Sa mga Muslim, sino ang magliligtas? Kung si Muhammad mismo ay hindi tagapagligtas, sino ang magliligtas? Kung sasabihin naman natin na si Allah ang tagapagligtas, sino ba si Allah? Di ba? So, yung paksang ito ay, siyempre, nakaliligaw yan. Kasi sa mga relihiyon, halimbawa, yung mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano, meron silang kinikilalang tagapagligtas. At yun yung Jesus. Ano? Sa saksi ni Jehova, Jesus din. O Jesus din ang tagapagligtas. Sa ADD, Jesus din ang tagapagligtas. Sa Iglesia ni Cristo, Jesus din yung tagapagligtas. No? Sa madalit sabi, ang mga Muslim ay hindi alam yung salitang kaligtasan. Marahil bago
bago itong sa ating pandinig dahil eh, lahat ng leon magsasabi yung salitang kaligtasan. Kaya nga ho, akala mo mga maninindas sa palengke na inilalako ng mga relihiyon yung paraan ng kaligtasan doon sa kanilang sekta. Diba? Sa ADB, kinakailangan maanib ka. Sa Iglesia ni Cristo, ganun din, kinakailangan maanib ka. Hindi po pwedeng hindi ka maanib. Kasi kung hindi ka aanib doon sa kanilang mga reliyon, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan sa impyerno na kanilang inimbento. Oo. Sa kasulatan, iba. Kinakailangan tawagin ka. Para magkaroon ka ng kaligtasan, saan? Sa kasalanan, kinakailangan tawagin ka. At kapag ikaw ay naligtas sa kasalanan, sa kasulatan ha, sa kasulatan, pag ikaw ay naligtas sa kasalanan, may pangakong buhay na walang hanggan, hanggan sa'yo. Ano? Eh siyempre, magpapatuloy ka doon sa kabanalan. Hindi katulad dito ng reliyon na gawa ng kasalanan, hingi ng tawad. Gawa ng kasalanan, hingi ng tawad. Hindi o ganon. Pag sinabing ikaw ay naligtas, naligtas ka sa kasalanan, tuloy-tuloy yung paggawa mo ng kabutihan. At habang ikaw ay gumagawa ng kabutihan, hindi lamang sa iyong sarili, maging sa iyong kapwa. Higit sa lahat kaya bayawa. Kasi magkakabigit ho yan eh. Kaya bayawa, ibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas. Oo. Ng buong kaluluwa. And then, pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, hindi po pwedeng isa lang or dalawa lang, kinakailangan kompleto yan. O, yan. No, di ba? Ngayon, dito sa paksang ito, yung salitang kaligtasan mismo, ha, hindi inilarawan ng Quran si Muhammad bilang isang tagapagligtas. Kung walang tagapagligtas ang mga Muslim, ay dapat umasa sa kanilang sariling mabubuting gawa na maaaring gantimpalaan ng isang dispensasyon ng awa ng Allah. Oh. Di ba? Eh, kasi doon sa Efeso 2:8 may binabanggit ko dyan, ha? Oh. Ito ang wala sa mga Muslim. 2:8-10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Para ho doon sa kapulungan ito, ha? Para doon sa kapulungan. Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay magmapuri. Kung ang pamantayan ng salitang kaligtasan ay maaaring gantimpalaan sa mga Muslima, aasa lang sila doon sa kanilang sariling mabubuting gawa. Gaya ng ano? O gaya ho noong pagka ano, may namimigay sila ng mga pagka nagkatay ng baka, merong pista kanila o namimigay ng mga baka sa tinatawag na may hirap. So, mabubuting gawa. Di ba? Eh, sa kasulatan, di ba? Ang sinasabi niya sa Epeso, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kasi doon sa gawa, marami dyan yung nagmamapuri. At nakikita natin niya sa reliyon. Sa reliyon kasi, pagka ikaw ay gumawa ng sinasabi nilang mabuting gawa, halimbawa, mamimigay ng mga pagkain, mamimigay ng mga tulong, ibibidyo pa yan. Ipangangalandakan pa yan na sa kanila galing yung ikinulong sa pamunuan. Di ba? Yung iba naman, ginagawa rin hanap buhay. At sasabihin, doon sa mga kapatiran, natutulong sila. Tutulong yung kanilang sekta. Ano yun? Mabubuting gawa para sa kanila. Pero hindi dyan, hindi sa kasulatan, iba. Malaki ang pagkakaiba. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri.
Di, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Yahawa siya ay para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. Merong inihanda siya ba Yahawa na mabubuting gawa para gawin ng mga nasa kapulungan. Ang ginawa ng mga relihiyon, yung mabubuting gawa, hindi siya ba Yahawa na gawa, kundi sila sa kanilang sariling mabubuting gawa para sa kanila. Eh, may inihanda siya ba Yahawa para doon sa salitang mabubuting gawa eh, na dapat lalakaran ng mga nasa kapulungan. Oh, yan. Diba, ang ginagawa ho ng mga relihiyon, pupunta sa ospital, paaralan, bahay ampunan, at iba pang mga programang pangbuong mundo. Ano? Yan ho ang sinasabi ho na mabubuting gawa na pinakikita ng mga relihiyon. Pero pupunta ka ng ospital, pupunta ka ng paaralan, bahay ampunan, magbibigay ka, magdodonate ka, ipakikita, ibibidyo pa. Di ba? Ay, pagka ganito ang gagawin mo, ay hindi ka makapapasok sa kaharian ni Abay Hawa. Oh? Eh kasi iba yung lakad, iba ho yung panuntunan ng kasulatan kaysa panuntunan ng mga reliyon. Magkaiba ho yan. Eh kasi, ang nag-uudyok doon sa nasa kapulungan, yung espiritu. Ang nag-uudyok doon sa mga reliyon ay yung laman. Kasi ipinakikita ho eh. Sa mga tao, yung kanilang ginagawa, bibidyuhan, mamimigay halimbawa ng 1,000, mamimigay halimbawa ng pagkain, or magpapakain. Ginagawa ho yan ng ADD, ginagawa ng INC ho yan. Di ba? So, pagka ho ganyan, ang mindset mo, nasa laman ka. Kasi pagka nasa espiritu ka, iba. Hindi mo kailangan na ipangalandakan. Hayaan natin si Abay Hawa ang makaalam. Malaki ang pagkakaiba ho. Malaki ang pagkakaiba. Sa laman, ipinakikita niya. Diba? Ipinakikita niya kasi yung nasa laman. Kaya, kung titingnan natin yung kasulatan, ibang-iba ho siya kaysa doon sa reliyon. Oh? Diba sabi nga niya, pagka ikaw ang wika maglilimos, tingnan nyo sa 6:1 hanggang 4 ng Mateo. Mga kiingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran, sabi doon sa mga alagad, sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Diba? Eh kasi, yung katuwiran mo, hindi na katuwiran ni Abay Yahweh. O dos, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Na gaya ng ginagawa ng mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Tres, datapag pagka ikaw ay naglilimos, huwag maalaman ng kaliwang kamay ang ginagawa o ginagawa ng iyong kanang kamay. Di ba? O, matindi ito, mabigat ito. Huwag na maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim. At ang iyong ama na nakakita sa lihim, gagantihin ka. Ang pagganti ni Abay Hawa dun sa bagay na hindi mo ipinakikita. Sa mga tao. Di ba? Kaya kita nyo, masyado akong pagdating ho dyan sa mga kapatid na tumutulong. Kumbaga, sinusunod ko yung kalooban ni Abay Hawa na huwag nang maalaman ng kahit sino. Kasi yung pagganti ni Abay Hawa, mawawala eh. Salamat to doon sa mga kapatira na tumutulong na hindi nila alintana ho na kesyo hindi na malaman. Di ba? Kasi alam na nila, may spirito na sila. So yun,
So, balikan ho natin yung salitang, yung kaligtasan para doon sa mga Muslim. At nangangako sila ng tinatawag na paraiso o yung eternal gardens na nakasalalay pa rin sa gawa ng isang tao. Ito yung tinuturo ng mga Muslim. Itinuturo nito na ang taong namatay sa pakikipaglaban para sa Islam ay pinahihintulutan na makapasok sa hardin ng mga kasiyahang panlasa. Ano daw? Permitted in the gardens of sensual delights. E di panlaman din. Di ba? Sabi ko doon sa Quran, 82:19, 35:18, 39:7, walang tagapagligtas. Sa araw ng pag-uukol, walang sino man na makakatulong sa sino man. So, sa kanilang libro o sa kanilang banal na Quran, walang tagapagligtas. Eh kasi si Muhammad, bilang propeta nila, hindi naman makapagliligtas. Apa, ano? Sana malaman, maintindihan, makarating dun sa mga Muslim na yan po palang inyong reliyon ay hindi ko kayo maliligtas batay sa inyong Quran. Oh, ayan o, 82:19, 35:18, 39:7 ng Quran. Pero niya, sarili niyong aklat, sa araw ng pag-uukom, walang sino man ang makatutulong sa sino man. Walang tagapagligtas. Matindi ho yun. Yan ho ay revelation nila para sa ating nasa kapulungan. Biro mo, bawat reliyon nangangaral ng salitang kaligtasan, pero pagdating sa Quran, walang kaligtasan. Batay doon sa kanilang libro. Na italamang gawa, ang bawat tao ay may tagapag-alaga na nagtatala ng bawat isa sa kanilang mabuti at masamang gawa upang sa araw ng pag-uukom ang matuwid ay nasa kaligayahan at ang masasama ay nasa apoy kung saan walang matatakasan. Yun daw yung mga gawa, works recorded. Ba, eh, para pala itong editing material na naka-record. Each person has guardians who record every one of their good and bad deeds so that on the day of judgment, the righteous will be in happiness and the wicked will be in fire where there will be no escape. Quran 82:10-15. On that day, even the smallest good or bad deeds will be exposed. Quran 99:7-8. Biro mo, matindi ito. Biro mo, ang bawat isa ay merong guardian. So, ano ito? Invento. Di ba? Sa kasulatan, iba eh. Oh. Sa Isaiah 45:21, yung aking hong in-upload kanina, kayo'y magpahayag at magpasapit, oo, magsanggunian, sinang magkasama, sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon, sinong nagpahayag niya o ng una, hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Ang magliligtas, walang iba kundi si Aba Yahweh. Sa Quran, wala. Walang tagapagligtas. Di ba? Ay, paano yung pangako? Pangakong paraiso. Di ba? Alam niyo ba yung paraiso? Bagay, may aral din sila dyan eh. Eh, sa kasulatan kasi yung paraiso, dito yan sa lupa eh. Oo, dito sa lupa yan yung paraiso. At doon sa paraiso na yon, sa Hardin ng Eden, andun din yung Diablo eh. Di ba?
Andan din eh. Oh, eh, papaksain natin no, isang araw yan. Pagkalalobin. Timbangan or scale. Ang mga gawa ng bawat tao ay tinitimbang ng isang timbangan na susuriin sa araw ng paghuhukom. Kung mabigat ang kanilang mauubuting gawa, magkakaroon sila ng walanghanggang kaligayan. Kung sila ay liwanag ang kanyang tahanan, ay ang napakalalim na nagwininga sa hukay. Ibig sabihin, scales, every person works are weighed on a scale, which will be examined on the judgment day. If their good works are heavy, they will have eternal happiness. If they are light, his home will be the bottomless fairy pit. Ibig sabihin, pagkabagaan, yung iyong ginawa ay doon ka doon sa hukay. Pupunta. O? Oh, nagmimingas na hukay. Ah, matindi. Matindi rin talaga yung invento nila. No? Bagay, sabi ko naman sa inyo, no? Ininvento lang ho nila yung mga aral nila. Wala naman mababasa sa kasulat. Pero mo, ilalagay ka sa timbangan. Ang timbangan nila, pagka ikaw ay mabigat, yung timbangan, kung mabigat ang kanilang mabubuting gawa, doon sa mabubuting gawa sila nakapokus eh. O eh, magkakaroon ka ng walang hanggang kaligayan. Kung ikaw naman eh, magaan, yung timbang mo, eh doon ka doon sa ano, nag-aapoy na hukay. Quran 101:4-11. Di ba? O tapos, yung paniniwala ng mga Muslim hinggil doon sa Diablo. Ang sabi nila, si Allah ay nagpadala ng mga demonyo sa mga hindi naniniwala upang pukawin sila sa galit ng paghihimagsik. Quran 19:83. Samantala sa kasulatan, iba. Yung Diablo, yan yung tinatawag na laman. Santiago 3:15. Diba? Maliwanag ko yan, ha? So, ibig sabihin, oh, imbento na naman sila. Kaya nga hindi yung makaka... ibig sabihin, pagka ang nakalaman mo yung katotohanan, siyempre, pasisinungalingan niya yung kasinungalingan. Ganun lang naman ako yan. Kaya hindi mananaig yung Quran sa banal na kasulatan. Hindi ako. Oh. Kaya ang ginagawa ko nila, sisirain nila at sasabihin nila na ang banal na kasulatan ay dispaningado. Pero, yung kanila, yung Quran, yun ang dispaningado eh. Di ba? Oh. Mga panalangin, yaong mga umahawak sa trono ng Allah at nakapalibot dito, patuloy na nagdarasal na yaong mga Muslim na karapat-dapat dito ay mapatawad. Prayers, those who hold up Allah's throne and surround it, constantly pray that those Muslims who deserve it would be forgiven. Quran 40:7-9. Tingnan niyo yung gawain nila no doon sa kanilang aral ano. Pag nagdarasal doon sa trono ng Allah na nakapalibot dito, patuloy na nagdarasal na yung mga Muslim na karapat dito ay mapapatawad. Sa pamamagitan lang pala ng kanilang mga pagdarasal, ay di ba, 5 beses silang nalangin sa loob ng isang araw. Yun daw kasalanan nila ay makupatawad. Kaya pala, kaya sa kanila ang kaligtasan, maramihan eh. O, katulad din naman ang reliyon. Sa reliyon kasi, by volume, pag marami, mas better. Sa kasulatan, di ba, mas kukunti ang maliligtas. Bakit? Individual pa. Di ba? Oh. Kasi pwede kang hindi maligtas eh. Saan? Sa kasalanan. Ang daming hindi naligtas sa kasalanan. Di ba?
panahon ni Noe, panahon ng Sodom at Gomora, panahon na sila ay nasa ilang. Di ba? Ang dami nang nagkandamatay. Ay doon pa lang sa paglalakbay nila sa ilang, ang dami na nagkandamatay. Pero mo, 70,000. Matindi na yun. Gano'ng karami, 70,000? Di ba? So, ibig sabihin lamang, yun daw mga panalangin, panalangin ng mga Muslim sa pagdarasal, eh, mapapatawad. Quran 14:7 to 9. Tapos, mercy for the Muslims. Sabi dun sa English, Allah will have mercy on the righteous, those who are charitable, believe in his revelation, and those who follow the prophet. Ito ha, yun daw yung lahat na susunod sa propeta kay Allah. Na hindi marunong bumasa o sumulat. Biro mo, ang susundan mo, yung propeta nila na hindi marunong bumasa at sumulat. Nilalagay pa nila sa Quran yun ha. Propeta na hindi marunong bumasa o sumulat. Na makikita ng mga tao na binapakit sa Torah yung batas sa lumang tipan at sa Ebanghelyo, bagong tipan. Quran 7:156-157, Quran 39:9. Diba? So, ibig sabihin lamang, awa sa mga Muslim. Eh, napakabigat to, may utos na kinakailangan susunod ka doon sa propeta. O ay, paano kung halimbawa ang susundan mo yung bulaang propeta? Kaya nga sinasabi na nga ako sa banal na kasulatan, talagang may mga propetang bulaan. Eh, paano yun? O, tsak, isa yan, si propeta Muhammad, na isang bulaan. Di ba? Ay, magandang umaga. Sunil Midel, Jan Carlos Umali, Sister Lolita Corsiga, Sam Rotoni, Jovel Suela, Sister Jean Kim Duberte, magandang umaga o, Brother Mondo Umali, Emiliano Umali, Sister Elizabeth Dennis, Sister Lori Calderon, Radmel Chorpasi, Sister Shirley Reberisa, Gina Macar, Brand Arthur Borromeo. Ayun. Maganda umaga sa inyo. So, ibig sabihin lamang dun sa kaawaan ng Allah ang mga matuwid, ang mga mapagkaong gawa. Diba? Naniniwala sa kanyang mga isiniwala at mga sumunod sa propeta. Yung mga matuwid, mapagkawang gawa, ay di puro gawa pa naman din. Tapos, kinakailangan susunod ka doon sa kanilang propeta. At doon sa Torah, sa lumang tipan, at saka sa Ebanghelyo o yung bagong tipan. Ayaw nila sa sulat ni Pablo. Secret contributions or lihim na kontribusyon. Meron pa pala nito ah. Publishing your angst, giving is fine, but atonement for some of your sins will be achieved if you give money to the poor in secret. Quran 2:271. Quran 2:271. Alayin mo na. Yung paglathala ng iyong pagbibigay ng limos. Ibig sabihin, pwera ito. Pwera yung bigay na inilalathala mo. Yung bigay na yon, yung alam ha, ay mainam. Yeah. Ngunit, ang pagbabayad sala para sa ilan sa iyong mga kasalanan ay makakamit kung magbibigay ka ng pera sa mga mahihirap ng palihim. Matindi rin ito.
yung pala bayad sala sa iyong kasalanan pagka ikaw ay nagbigay ng pera sa may hirap ng lihim or palihim. Ba matindi ano? Pero mo, nakapagbabayad kasalanan ka sa pamamagitan ng pera, eh, sa kasulatan, iba. Si Abayawa, hindi na pasusuhon. Ano? Sa kanila kasi, pagka nagbigay ka, ang tawag doon, bayad sala doon sa iyong mga kasalanan. Sa kasulatan, iba. Hindi siya napasusuhon. Kaya ho yung ginagawa ho nilang pasalamatan. Panunuhol yun eh. Oo, yung yearly o kaya yung kalahatian taon, panunuhol yun eh. Oo, in-inventory nung ng mga reliyon. Yung isang taon, yung kalahatian taon, meron yung quarterly pa, panunuhol yun eh. Itsura yun ang panunuhol doon sa ginawa mong kasalanan. O kaya sarili yun, no? Pagka mayaman ka, pwede kang maligtas dahil manunuhol ka lang eh. Magbibigay ka lang ng sandamakmak na salapi. Sandamakmak na pera, o edi iligtas ka na. Same thing, no? Ininvento nila. Sa kasulatan, diba? Oo, may tagapagligtas, may ililigtas. Saan? Sa kasalanan. Wala yung impyernong inimbento ng mga reliyon. Ang kasasadlakan mo, mamamatay ka physically, mamamatay ka spiritually. Hindi ka magkakaroon ng pangakong buhay na walang hanggan. Diba? Ayan, sabi, tama, diba? Tama yung ating pinag-aarala. Ayan, sabi ni Sister Lolita, oo nga po, nagbabayad sila pag nagkasala sila. Diba? Bayad sa law ang tawag doon sa kanila. At ayan ha, nakaano pa yan doon sa Quran 2:271. Tapos, doon sa Quran 4:40, sabi ron, na doble ang mabuting gawa. Good works, double. Each man's works will be weighed fairly even to the weight of the smallest particle. Its good deed will be repaid double. Tindi. Matindi yung invento nila ito. Ibig sabihin, puro sa mabuting gawa. Kaya dito, doon sa ating binasa kanina, sa 6 ng Mateo. Ito, kumbaga, sinasabihan siya na mag-ingat kayo. Take heed that ye do not your alms before men. You know? Yahawa siya ay warning against doing good to be seen by others. Ibig sabihin, binabalaan nila ni Yahweh Shai yung paggawa mo ang wika ng mabuti na nakikita ng marami or ng iba. Diba? Ano sabi dyan? Take care that you do not do your charitable deeds before men. Charitable deeds is actually the word righteousness. Yahweh Shai tells us not to do righteous things for the sake of display or image to be seen by them. Meron mo yun? Hindi mo kailangan ipakita. Mag-ingat kayo na huwag magsituwa ng katuwiran sa harap ng mga iba upang kanilang nakita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama nasa langit. Wala akong ganti, sabi niya. Ha? Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. You expect a reward and a very great one for your alms. Oh.
Eh kung yan ay gagawin mo para lang magkaroon ka ng kredito to gain esteem among men, eh sabi niya, you have your reward already with men. Ibig sabihin, tinanggap mo na yung ganti mo sa mga tao. Huwag mo nang expect na magkakaroon ka ng ganti kay Abayahawa. Kasi tinanggap mo na eh. Pinuri ka na ng tao. Diba? Tinanggap mo na, pinuri ka na ng tao. Kita niyo di sarili yun na yan. Napakaganda. Mabubuti ang wika. Pero mo, nagpapakain, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng limos. E di tinanggap mo na, yung papuri ng tao, huwag ka na mag-expect na magkakaroon ka pa ng pagtanggap kay Abayahawa. Kaya nga, nagbibigay siya ng babala dun sa mga kapatid eh. Dun sa mga alagan. Diba? Aliwanag naman eh. Mag-iingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katuwiran o yung righteousness na tinatawag sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong mamanasalan. Diba? Otherwise, if your only motive for doing it is to be seen by people, Yahawa will not reward you. Diba? Take care therefore that you do not do it to be seen. Otherwise, Yahawa will not reward you. Wala kang matatanggap kay Abayahawa. Oh. Diba? Halimbawa, katulad ng sinasabi niya, Yahawashi does not forbid public alms, giving, fasting, and prayer, but simply censure those vain and hypocritical person. Hindi naman niya pinagbabawal eh, yung pagbibigay. Hindi niya pinagbabawal yun eh. Pero pagka yung gagawin mo ay para lang makita ng ibang tao, eh, hindi ka magkakaroon ng ganti kay Abayahawa. Kasi tinanggap mo na eh. Diba? O dun sa institus, ang sabi niya, kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag ang tutugtong ng pakakak, do not sound a trumpet. Diba? Yan kasi ay ginagawang practice ng mga Pariseo noong unang siglo. At lagi ho sila na andun sa mga publiko kasi para ipakita yung self-righteous. To be published by blowing a trumpet or horn under pretense of collecting the poor, though to be with no other design than to gratify their own ambition. Para doon sa kanilang sarili. Diba? So, napakaliwanag ko yun. Parang sabi ko dyan, tinanggap na nila ang sa kanila yung ganti. Yun. Saan ba sila nagkalimita? Sa mga sinagoga, sa mga lansangan. Diba? E, ibig sabihin, pagka ganun ang gagawin mo, Yahawa is under no obligation to them. They did nothing with an eye to His glory, and from Him they can expect no recompense. Recompense. Oh, bakit? They had their recompense in this life. Ibig sabihin, naibigay na sa'yo yung ganti mo. Oh, ginantihan ka na ng mundo eh. Ginantihan ka na ng sanlibutan. Ginantihan ka na ng laman. Ano pa ang akala ay ibibigay sa iyo ni Abayahawa. Natural, wala na. Di ba? Binigyan ka na nga ng laman eh. Binigyan ka ng laman na napuri ka na. So, wala na. Sa kapulungan, iba. Di ba? Kaya nga hindi natin na ipinagsisigawan. Di ba? Hindi natin sinasabi na si kapatid ay nagbigay. Hindi. Nililihin na natin. Kasi, hayaan natin si Abayahawa ang mag-reward. Kaya kabaligtaran. Sa lahat ng reliyon, kabaligtaran.
Di ba? At alam ng mga kapatid na sila'y tumanda. Oh, galing sa kapulungan, alam kahit sino mga kapatid na tumanggap na, nakatanggap, alam nila na talagang yung pera na inibigay ng mga kapatid nakararating. Di ba? Para sa kanila yun. Eh, dapat mong iparating. Dapat natin iparating dahil kaya nga tumutulong yung mga kapatid eh, para sa kanila. Di ba? O siya ba yawa? Nakita naman natin na talagang pinagkakalok niya kay yawa. Yung ginagawa ng mga kapatid, aba eh, binabalik niya ba yawa? Di ba? O. Sa maliwanag, ano? Walang tigapagligtas. Tapos, dadalhin ang bawat tao ay may tagapag-alaga ng tatala. Ibig sabihin, may guardian. Bawat Muslim may guardian na nagbabantay doon sa kanilang ginagawang mabuti at ginagawang masama. Para ang wika doon sa araw ng paghukom, yun daw mga matuwin nasa paraiso at yun daw pong mga masasama na andun sa impyerno. Ikatlo, yung timbangan. Yun daw bawat gawa ng tao tinitimbang sa isang timbangan, susuriin sa araw ng paghukom kung mabigat ang kanilang maubuting gawa, magkakaroon sila ng walang hanggang kalit. Natitimbang dahil doon sa maubuting gawa. Hindi dahil doon sa umiwas sa pagkakasala. Ang timbangan nila, kahit na ikaw ay marami kang kasalanan at marami kang ginawang mabuti, titimbangin. Kahit na ikaw, patuloy ka lang sa pagkakasala, basta meron kang ginawang mabuti para sa kanila, titimbangin mo yun. At kung ikaw ay magaan at timbang, impyerno ka. Nakita nyo, imbento ano? Tapos, yung diablo, yung ala nila, nagpapadala sa mga hindi naniniwala. O, yun yung pang-apat. Panglima, yung mga panalangin. O, kapag ang wika ang mga Muslim, patuloy na nagdarasal, sila ang wika ay patatawarin. Tapos yung awa sa mga Muslim. O, kinakailangan mapagkawang gawa ka, susunod ka doon sa kanilang propeta na hindi marunong bumasa o sumulat, na makikita doon sa Torah at doon sa Ebanghelyo, Bagong Kipan. Quran 7, 156, 157. Quran 39:9. Tapos yung mga lihim na kontribusyon. Yung paglalathala ng iyong pagbibigay ng limos, maganda ang wika yan, mainam wika yan. Ngunit, ang pagbabayad sala para sa ilan sa iyong makasalanan, makakanik kung magbibigay ka ng pera sa mga mahihirap ng palin. Ibig sabihin, nababayaran para sa kanila yung kasalanan. Nadoble ang mabuting gawa. Yung bawat gawa ng tao, titimbangin ng patas, kahit na sa bigat na pinakamaliit na buti, bawat mabuti ito at babayaran ng doon. Sa lahat ito, mga invento. Wala sa kasulatan eh. Hindi invento. Di ba? O yan. Tayo po ay narinig na naman po natin at napanood na naman ang lahat ng mga inimbentong aral ng mga Muslim. Hindi mawawala yung pagiging panatiko ng isang Muslim. Kahit naman sa reliyon eh, kahit sinong nasa reliyon. Na pagka yung kanilang mga aral ay nadadaanan ng banal na kasulatan. Ay, siyempre magagalit. Hindi mawawala yan. Yan yung ano ng laman eh. Natural na sa isang nasa laman. Kaya nga sa kanila meron tinatawag na kampi-kampi, bahabahagi. Kasi nga lahat nasa laman. Di ba? So, dito sa kasulatan, malaki ang pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba ng aral ng Muslim at aral ng banal na kasulatan. Nakita naman natin.
ilang paksa na ba ang ating tinatalakay. Ang kalimitan narinig natin ay puro mga invento. So sa kanila, walang tagapagligtas. Ibig sabihin, bawat isang Muslim ay hindi talaga magkakaroon ng kaligtasan sapagkat walang tagapagligtas eh. Sa kasulatan, sa banal na kasulatan, merong tagapagligtas. Si Aba Yahwa, nakitulad sa tao, yan yung nasa banal na kasulatan. Diyo ba? So, dito sa ating pang-8 paksa, napakarami po niyan. Bago, iniisa lang naman natin. Sabi ko nga doon sa mga miyembro ng bawat reliyon, huwag po ninyo akong kagalitan, huwag kayong magalit sa akin. Ang bigyan nyo ng pansin, yun bang sinasabi o yung bang iniaaral na inilalabas ng kapulungan? Tama ba yung inyong reliyon batay sa banal na kasulatan o mali? Huwag ko kayong maging panatiko sa inyong mga reliyon. Hindi ko kayong magkakaroon ng kaligtasan dyan. Kahit sinong reliyon, kahit ano pa ang sekta mo, kahit anong yaman mo pa, kahit na sino ka pa, wala ko kayong kaligtasan dyan. Mismo mga Muslim na umaamin doon sa kanilang Quran, walang tagapagligtas. Sa araw ng paghukom, walang sino man na makatutulong sa sino man. Quran 82:19, 35:18, 39:7 ng Quran. Basahin niyo yan. Kung meron mo kayong Quran, basahin niyo. Pwede niyong i-post. Itong ating video na ito, para mapatunayan yan na yung sinasabi ko, nasa Quran. Diba ba? Ayun po, ako ay nakagamit na ng 46 na minuto na. Siguro, lolobi na ba ako? Ituloy lang natin yan po. Mamaya ho, meron mo tayong YouTube live. Ayan, ganas ko na ulit. Ayan. Magandang umaga doon sa lahat ng ating mga naging bisita sa umagang ito. Si Brad Sonel Medel. Ayan. Ayan, hanggang ngayon, Sister Cecil Manyoso, magandang umaga. Sister Gina Macar, Brad Arthur Borneo, Sister Lori Calderon, Shirley Reberisa, Brad Melchor Pasis, Sister Vivian Mana, Sister Shirley Reberisa, Elizabeth Dens, Sister Lori Calderon, Emiliano Umali, Brad Edmundo Umali, Jim Kindo Berte Lopez, Brad Sam Rotoni, Brad Joel Suela, Sister Lolita Corsida. Ayun. Sino-sino pa ho ba? Pinakulang mo ha. Sino po ba nasa ating Sister Chris de la Roskin, nag-share din ng ating video. Pinako lang po itong mga kapatid na nakasama na. Lolita Corsiga, puro invento. Lolita Corsiga, nga po, nagbabayad sila pag nagkakasala sila. Lolita Corsiga, pag hindi po nagpapasting, kinakailangan magbigay ka ng pera sa simbahan nila. Brother mo daw mali, ano yun, bro? Pag binayaran mo na yung kasalan mo, wala ka ng kasalan, abayayaman nga yan. Pero mo, nababayaran yung kasalanan. Lolita Corsiga, kaya nga po pag sila'y nagbibigay dito, kitang-kita. Kasi nasa mabuting gawa mo sila eh. Sister Chris de la Corsquin, maraming salamat po kuya sa check out ko na sa akong pangalan po sa amin.
Ingat ka po palagi. Salamat, Sister Chris de la Cosquina. Doon sa ating mga kapatiran, si Brenda Rodelio Nava. Sister Lori Calderon. Sino pa? Ang hindi ko nabanggit. Sina Bradwell Perbedes. Hindi ko lang nakita. Ayan, Sister Lenny Mabuti. Loren Paulan Fernandez. Ayan, Lolita Corsiga, maraming salamat po, Bayawa, sa napakaliwanag po. O, ayan po, muli po, magkita-kita tayo mamaya uli, kung lulabi ni Bayawa no, sa YouTube Live. Tuloy po natin yung ating dimpaksa nung nakaraan. No? Muli po, maraming pong salamat. Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating mga naging bisita ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Sa lobin po, ni Bayahawa, na patuloy pong po tayong bigyan ng karunungan pagkakunawa. Sa isang Diyos na ating tagapaglita sa pangalan ni Bayahawa, sumakanya na mga kalwalatian ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kanon ng panahon ngayon at magpakailanman. Siya na ba. Uli po, maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Gabayan po tayo ni Bayahawa sa ating pong gagawin sa lumagawin. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat.